mga katotoks, so good day po sa ating lahat. And now po, nagbabalik na naman po ako para mag-share sa inyo na all about sa welding. And now po mga katotok, ang title po ng ating share po ngayon ay basic striking method. So before we start mga katotok, kung hindi ka pinakapag-subscribe sa akin channel, mag-subscribe ka na. And don't forget to click the bell button para like and update sa akin channel. And ano pa yung hinihintay nyo? Let's start mga katotok. So ayun na nga mga katotok, simulan ko na po yung pag-share no, ng tungkol sa basic striking method. So ayun mga katotok, sa school, napag-aralan ko to since grade 9 ako. So tinuturo na to sa amin, grade 9 ako hanggang grade 12, yan. Yung striking method, yan po talaga yung umpisa ng pag-welding no. Yan po talaga yung umpisa. So, isip ko lang ano yung mga kailangan kapag nag-welding. Kailangan natin ng welding machine. Yan. Electrode. Kailangan natin yun. Ng wire. Kailangan natin. And, isa pa mga katotok yung ano, yung base metal. Kailangan may base metal ka. Para kapag nag-welding ka, dun, may ground. Okay. So kasi hindi naman gagana yung base metal mo kaya pag-welding mo kung wala kang base metal. So ngayon po mga katotok, paano ba mag-strike ng napaka-easy lang. Ngayon mga katotok, mayroon pa ako ditong plastic, yan, and pentel pen. So ito yung gagamitin kong base metal dahil wala pa tayong gamit. So ito lang po muna. Then ito na yung magiging electrode natin, pentel pen, kasi wala po tayong gamit. So ito lang po muna. Sana okay lang. Sana maintindihan ito. So yan. Sa school mga katotok no. So halimbawa ito yung base metal namin. So dapat naka-on na yung amperahe natin sa welding machine para gagana yung electrode natin. So pag nag-ano mga katotok no, pag buksan lang natin ito. So kapag nag-welding tayo, kailangan natin sukatin yung amperahe no, kung gaano kalakas yung spark, kung gaano kahina para matansya natin kung ano yung bagay ng amperahe para dun sa pag-welding natin. Para din sa pag-strike natin, doon natin malalaman yung gano'ng kalakas o gano'ng kahina yung kuryente. Okay po. So mga katotok, ganito po. First po, kapag yan, dapat na ganito, diba? Ito yung base metal natin, ito yung electrode natin, halimbawa yan, kasi wala tayong gamit. So, kung nag-strike tayo, check natin, diba? So, check natin. Ganyan. Kapag ginaganito natin mga katotok, mag-spark-spark yan. Spark-spark. So, dyan, makikita nyo dito sa taas yung itsura ng ano, ng spark, o yung slug, yung scratch. Dito makikita nyo dito sa taas. Yan. So, kapag ano, so, yung itsura nyan nandyan, makikita nyo. So, dyan, na-check natin yung kung gaano kalakas yung kuryente, kung gaano kahina. Yan. So, para mabuong yung bead, maraming beses ka pa mag-strike, scratch. Maraming kang beses na magkakamali dito. Kasi dito talaga magsisimula. Dito ka matuto mag-welding. So, sa strike, din yung umpisa ng isang beginner na i-welding. Nung tulad ko, hindi ako nag-umpisa. So, habang nag-umpisa ka mga katotok, habang nag-strike ka, nagbabaga yung ano mo, electrode, yung parang may bakal dito nagbabaga. So kapag nagbaga na yung electrode mo mga katotok, pag dinikit man yung dito doon sa i-weld mo, halimbawa ito yung i-weld mo, ito yung bakal na i-weld mo, mag-create ka ng bead, yan. So halimbawa nag-create ako ng bead, so
makakatutok, dapat hindi nakadikit to sa bakal yung electrode mo. Dapat hindi nakadikit sa bakal yung electrode mo kasi pag dumikit yan, didikit din itong bakal. Kung hindi maganda yung mangyayari sa pag-weld mo. So dapat makakatutok kung gaano kalaki yung electrode mo, dapat ganun lang din kalayo dun sa bakal yung weld mo. Halimbawa mga katutok ganito. Ganito. Makikita nyo, diba? Yan, patay natin. Hindi natin siya dikit. Dapat dahan-dahan mo siyang i-weld mga katutok. Diba tapos ka na mag-strike, dahan-dahan mo siyang i-weld. Yan. Hanggang sa matapos mo dito. Doon. So, doon makikita mo yung itsura ng pag-weld mo. Makikita mo rin dito sa taas. So, maging ganito. Yan. Didikit ko na lang para makikita nyo. Ganyan. Yan. So, ganyan. Straight, diba? So, magiging ganyan. So, sa umpisa talaga mga katotok, mag-strike. Strike ka talaga muna. Strike. Stretch. Para, dun mo malaman talaga yung kung gaano kalakas, kung maganda yung kuryente. Para mabilis ka makapag-weld at maging maayos yung pag-welding. So, ayan lang mga katotok. I hope may natutunan po kayo sa video ng ito. So, maraming salamat po and God bless po sa ating lahat. Huwag na lang po natin kalimutan mag-subscribe and like. So, yun lang po. Maraming salamat and God bless mga katotok.